level ka nga ba ni Harry Roque? Hindi nga kami magka-level. Ako, ready po ako makipag-debate. Wow! Baka nga daw ba si Marty Strong? Nanti on the spot mo ako. Pwede naman. I-correct ako ni Marky. Kung gusto niya ako, i-correct. Bakit? Baka ba si Marky? Uy, baka ngayon mabash na naman tayo. Sabihin na naman nila, ina-out natin yung ibang tao na ayaw pa mag-out. Yes. Nakakatuwa yan si Maymay. Hindi pinabago ng panahon. Oh. Kahit inokray ako ng ibang fans niya. Dahil? Sabi ni Maymay yun? Yes. Oh. Ako sabihin mo dyan kay Maymay, ha? Sabihin mo dyan kay Maymay. Hello mga kapte! Ito po yung mga lingkod. Ito po si Maloy! At ito naman po si Papa Orson Oji Diaz. At ang pangaba ang lagi niyong iniinirin sa amin. Ay! Ichika mo na! Jex, andiyan ka na naman sa loob. Nakakaloka na yung controversial ka na naman. Kalat ka na naman sa inyo. Ando ito. Yung mga picture mo na hubo. Joke lang. Ikaw na kayo yung ka-level ni Secretary Roque. Ano ba yan? Naloloka nga ako dyan, Loy. Magdidebate nga ba kayo? Ito naman kasi si Pangulong Duterte. Naghamon-hamon na magdebate raw sila ni Justice Carpio tungkol sa West Philippine Sea. Diba? Tapos marami raw siyang alam. Tapos napatunayan nagsisinungaling siya, magre-resign daw siya kinabukasan. So tinanggap naman ni Justice Carpio yung hamon ni Duterte, yes. Magdebate sila. Tapos ang ending, nagpahayag ang Malacanang sa pangunguna ni spokesperson na Harry Roque na hindi na makikipagdebate ang Pangulo. So parang siya na yung inatasan ng Pangulo na makipagdebate kay Carpio. Tapos meron namang meme na kumalat na si ayaw daw pumayag ni Justice Carpio na si Harry Roque ang kanyang kalaban. Dahil hindi raw sila magka-level. Hindi rin magka-level. So ang ending, ako yung sinosoka. Ako yung binutulak naman. Diba? Kaya ano? Dahil ako daw ang ka-level ni Harry Roque. Ay, ka-level ka nga ba ni Harry Roque? Hindi na kami magka-level. So, bakit? Eh, kasi siyempre siya, sabi nila, intelligent daw siya. Kaya ako naman full of wisdom. Wisdom versus intelligent. Ito nakakaloka ito. Kaya sabi ko, ano ba ito si Pangulong Duterte? Naghamon-hamon pa kasi. Nadamay pa ito. So, kinagat ni Pangulong Duterte, yung kanilang debate ni Carpio, edi, di ba, sitting pretty ako. Ngayon, Diyos ko, nakakaloka. Dumagdag pa yan sa problema ko. Ang ending tuloy, mag-research pa. Meron na bang mga this outlet o kaya mga online sites na naghihingi ng opinion mo tungkol dito? Oo nga. I-share nila yung post ko sa Facebook. Oo. Na ayun na, nanganak na. Kaya, Diyos ko, ako ready po ako makipag-debate. Wow! Tungkol sa West Philippine Sea? We've lost connection. Sabot lang ng makakaya ko. Baka itatanong ko lang kay Roque. Naniniwala ka ba na atin yun o hindi? Diba? Ganun lang naman. Basta ready po ako. Ano ba yan? Napasubo. Ang ibang sitwasyon lang to ako mapapasubo. Mas kaya ko yun. Dapat sa iba tayo napasubo. Secretary Roque. Napasubo naman tayo dun sa next topic. Dahil dun sa mga nude photos ni Marky Strong. Oo, hindi sa Patreon yun. Available. Kasi meron siyang premium account. Ah. Na kunwari ikaw, interesado ka makita yung mga hubo na larawan ni Marky Strong. Mag-member ka doon. So you have to pay. Parang kay Jerby. Parang kay Jerby. Tapos syempre, makatikatera din naman yung mga ibang nagme-member. Kina-capture nila yon. Tapos ipopost nila sa ano nila. Kaya nagagalit yung mga may-ari. Jerby, si Marky Strong, na hindi, syempre, parang pinipigilan ng pagkalat ng mga larawan na yan, yung kanilang pagkita. Oo. At saka yung ano, yung parang exclusivity lang nandun sa mga, ano, consenting adults, di ba? Ang issue naman dito ni, ano, Loy, ni Marky Strong,
eh yung bakit big deal kung may bisexual? Bakit big deal kung gay yung isang tao? Bakit parang ginagawa nilang issue yung ganoon na dapat pantay-pantay lang tayo. Nagkataon lang na magkakaiba yung gusto natin sa buhay. Diba? Na parang lumalabas tuloy na ano siya, advocate siya para dun sa ano, sa mga open relationships, sa mga trouble, diba? Yung dun siya binash kasi parang okay lang daw makipag-relasyon sa marami. Oo. Mas okay lang din makipag-relasyon sa same sex, diba? Sabi sa kanya. Lalo tuloy na umugong yung ano, yung mga chika na ano? Bakla daw ba si Mark Strong? Ikaw na eh, sa tingin mo, kaibigan mo siya eh, so I'm sure close kayo. Anong tingin mo, anong gender identity niya? Tagal-tagal ng question yan eh, kung ano ba siya, kung straight ba siya, kung hindi ba siya straight. Talaga na, i-on the spot mo. Dito pa yan ako mapapasunod. Alam mo, sa totoo lang, Lori, ewan ko ba kung bakit ganun yung ibang tao. Sobrang big deal sa kanila. Ako masasabi ko lang dito, no? Si Marky kasi malapit sa akin. Ano? Nagkasama kami niyan sa London with Aiko Melendez. At wala naman akong makita ng problema kay Marky. Dahil masarap naman siya sa kama. Ha? Sorry. Kasama. Kama yung narinig ko. Masarap siyang kasama. Oo, dahil tagabit-bit pa namin ni Aiko ng mga gamit niya. Ganon siya kabait. Kaya ganon namin siya kang mahalin ni Aiko Melendez. Oh, anyway, going back to your question. Yes. Ano nga yung question mo? Ano sa tingin mo yung ano niya? Yung kasarihan niya? Okay, so sino naman tayo para magsabi kung ano o sino ka, di ba? Ako, sa totoo lang, hanggang dito lang ang kaya kong sabihin, Loy, no? Kasi medyo masalimuot yung issue na yan, no? Baka ma-misinterpret pa ako pag sinabi ko yung hindi gusto nilang marinate, di ba? Okay. Kaya ako, feeling ko lang naman, kaya tanong sa akin kung si Marky ay gay. No? Straight or gay. Ako, sa totoo lang, hirap. Well, ito na nga. So, ako feeling ko lang naman to. Ah. Pwede naman. I-correct ako ni Marky. Kung gusto niya ako i-correct. Ano. So, pwede rin ako i-correct ng mga netizens. O baka naman mabash ako. Siyempre, wala na akong pakialam kung mabash ako. Kasi opinion ko lang naman ito. Diba? Hindi lang pagrespeto lang din sa opinion ninyo. So, yun din ang gusto ko na i-respeto yung opinion ko. So, ako, no, I would say, no comment. Kinabahan pa. Yung pala, no comment? Ha? Dami mga ano eh. Dami mga... Kinakabahan na ako. Akala ko eksklusibo. Eh, hiya ko siya. Umamin. Sana lang umamin. Basta read between the lines. Ikaw, ano mas ikaw? Naniniwala ka na ba din si Marky? Ako, Nay, kasi, di ba may mga kumakalat na pictures na kasama niya si Marvin Agustin. Tapos ngayon, sinususog niya yung, ano, yung LGBT rights. Tapos ngayon, sinususog niya na okay pa nga yung triple ano. So, parang ako, feeling ko talaga din, no comment. Makaganti man lang dun sa kaba na nararamdaman ko. Pero Nay, di ba, yun nga, kaya hindi rin ako matay-matay yung issue kung ano ba talaga yung gender niya. Kasi nga, di ba, may resibo yung picture nila ni Marvin Agustin. Na makatabi sa pagtulo. Oo, tapos ngayon nga, parang ano, pinupush niya, parang ay na-advocate niya na okay lang yung, ano, yung same-sex relationship, okay lang yung tatlo kayo magkaka-partner sa isang relasyon, di ba? Mm-hmm. So, hindi natin maalis naman din sa mga tao na patuloy na mag-isip kung, are you one of us or are you straight, di ba? Bakit? Bakla ba si Marvin? Ha? Alam mo, hindi ka padadala ng kutsinili. Sabi ko eh. Di ba? Ano kaya opinion ni Marvin Agustin tungkol sa ano, LGBTQ, yung same-sex relationship at saka truple, no? Hindi, alam ko, sinagot niya ni Marvin ng kung anong gusto nilang isipin na nila. May ganyan siya.
Parang sabi ni Marvin, she is a friend. So anong relasyon ninyo? Kung anong gusto nilang isipin, isipin nila. Yun ang ano. Napaka-safe. Diba? Pero kung sila man, si Marvin man, at si Marky, sino naman tayo para kumontra? Sino naman tayo para umus ka sa kanila? Ay, kung ganun, edi, they're one of us. Badet silang dalawa. Sakit naman sa tingin ng batik. Ang batik? Parang ano? Parang batik na maliit. Parang gasulit. Nga, kung sakaling mangyamang doon sa panta, habang nga ba hindi pa sila umaalong kayo? Di ba, that will set them free? Ganun ba? Oo. Oh. Ay, sa bagay, no? Ikaw, umamin ka na ba? Oops. Hello? Kailan ako umamin ni Lord? Ano kaya ako yun? Teleserye, nadala ko lang ang personal. Hindi, wala namang problema kung aamin sila. Wala rin namang problema kung i-deny nila ito. Tama. Kasi nasa kanila yan. Pag inamin nila yan, libre na sila. Umalaya na silang makakagala. Tama. Malaya na silang makakapag-date. Parang si ano, si Julia at si Gerald, nung inamin nila, di ba malaya na sila. Uy, baka nga yung mabash na naman tayo, sabihin na naman nila, ina-out natin yung ibang tao na ayaw pa mag-out. Hindi po ah, kasi sinasabi lang namin sa kanila, whatever their decision may be, ito po, it's coming from a place of love. Oo, hayaan naman, natin kung sila. Kung lalabas kayo, tanggap namin kayo. Kung hindi kayo lalabas, tanggap pa rin namin walang, kayo, diba? Walang pressure. So, walang pressure ka mo, mami? Ever? Ah, nakakatuwa, Loy, no? Sa tagal-tagal ko na rito sa industry, 33 years na ako in the industry. Wala ni minsan ni isa na nagtanong sa akin kung bakla ako. Talaga? Wala. Bakit? Hindi ko alam. Bakit wala? Hindi ko alam. Baka nahihiya lang sila. O baka feeling nila ay talagang, character lang yung ginagawa. Baka na ganun. Hindi nila na-obvious na bakla ka? Uy, ano ka ba naman? May mga anak ako, lima. Si ano din ha, ilan yung anak? Si Zoe Cruz. Si Zoe Cruz. Anak, di ba? May mga anak kami. syempre. Ano ba yan? Napasugo na naman. Kay Marvin at kay Marky. Si Marvin nasali rito, si Marky lang ang ano na. Ay, hindi kasi, di ba, ano, lagi kasi yung natutukso, nasi-chismis si Marky. Well, sa Loy, ang importante, happy sila sa kung anumang uri ng friendship meron sila. Yes. Lalo na ka-industry siya tayo. Yung innocence, yes. Yes. Ayan, di ba? Siya ang biggest fan. O, siya yung may ano niya, siya ang model. Ay, meron pa ilikot sa yung hindi lang. Ayan, o. Ay, ikot ka. Yan, maganda. Yes. Unleash na po kayo. Unleash the within. Yes. And speaking of happy night, happy din tayo kasi finally, nilabas na kung sino talaga yung gaganap sa Dr. Foster. Yes, kung napanood niyo po yung The World of the Married o yung Dr. Foster ng sa British. Yes. At yung isa naman, Korea, makaka-relate po kayo dito or malalaman po ninyo kung sino po yung mga gaganap dito at interesado kayo dahil gusto nyo uling panoorin ito. Yes. Yung Pinoy version naman. Yes. Siyempre yan, yung lalaki doon ay pinangungunahan ni Sancho Marulo, yung asawa. Yes. At yung kabit niya, yung magiging second wife niya ay si Sue Ramirez. Yung first wife niya na maghahabol din sa kanya, si Judy Santa Maria. At yung kanilang anak na binubuli sa school ay si Zijan Haranilla. Yes. Ayan. Happy ka ba na kay Judy Santa Maria? Oo naman, magaling si Judy. Magaling si Judy. Yes. Alam mo, when I first heard sa Love Notes itong si Judy, sobrang ang husay niya magkatayo sa mga tungkol sa love. Wala naman siya radio program. Sino? Si Judy Santa Maria. Ay, akala ko Dimanggo. Sorry.
Sorry naman. Saka doktor siya doon, DJ. Oh, ay, diba, yung role ni Jody, tinanggihan ni Juday kasi nga baka ano mararamdaman ni ano, ni Ryan. Oh. Tapos si Maka, tinanggihan yung role doon sa magdamag kasi ano mararamdaman ni Rambo. Oh. Sa tingin mo na, sa pagtanggap ni Jody dito, ano mararamdaman ni Raymar? Alam mo, ang higit na makakaintindi sa'yo, makakaunawa sa'yo, kung ikaw ay lulusog sa mga love scenes, eh yung anong jowa mo ay artista din. Okay. Kaya lang nga, dumarating din talaga sa punto ng buhay ng mga artista na kailangan nila mag-desisyon kung gagawin pa nila ulit yun. Dapat ko ba bang gawin ito? Meron pa ba akong gustong patunayan? Kaya ko ito gagawin? Hindi. Kaya si Juday, maiintindihan mo. Kasi, kumbaga, sariling desisyon na yun ni Juday na huwag gawin kasi baka hindi niya magawa ng tama because nakoconscious siya na meron siyang asawa. Kaya si Jody naman, ano lang sila ni Raymar, mag-shoot up. Dating. So, okay lang yun. Okay lang yun. Tsaka artista si Jody. Diba? Tsaka napakahusay na actress. Kaya caring-caring niya yan. Diba? Kung ikaw kaya bibigyan ng role na may love scene, papayag si Mami Soul? Diyos ko. Papayag yun si Mami Soul. Ha? Papayag yun. Ba't mo nasabi papayag si Mami Soul? Ako may ka ganunan. Bakit? Oh, kung siya ang kaisa. Ay, ganda. hindi na eksena yun. Scandal na yun. Diyos ko. Ibatiin natin ng happy birthday, 18th birthday ni Andre Brillantes, diba? Yes, oo yes. Nga. Ayan, happy birthday ha. Okay. Ang bongga ng mga ano, may sumatotal pa ng kung magkano lahat ang delegado sa kanya. 1 million? 1 million worth. Worth yung natanggap niya. Yung mga shoes, bags, yung mga Louis Vuitton, Prada, Gucci. Oh, sana all. Si Van Alawi, binigyan siya ng Gucci bag. Wow. Si Dimos Romano, binigyan siya ng mini ref. Wow. Tapos si Dr. Vicky Bell, binigyan siya ng camera na pang-vlog niya. Wow. Yung iba naman, para binabash si Ander, bakit daw kailangan i-flaunt pa yung mga regalo? Oo, sa panahon daw ng pandemya. Okay. Bakit nga, ano sa tingin mo? Kanya-kanya tayo. Tayo nakingi alam. Bigawa rin tayo ng ating ano. Ng ating gustong gawin sa buhay, di ba? At saka binilag niya yun, eh anong gagawin niya? Siyempre, sa panahon ng pandemya, lalabas ka pa. Siyempre, hindi, di ba? So, gagawa ka ng paraan sa bahay mo, paano ka makakapag-vlog? Eh, ito yung naisip ni Andrea, na i-unbox or isabihin lahat kung ano yung mga regalang natanggap sa kanyang kaarawan. Alam mo, mag-invento yung bata. Ay, sinasabi ko sa ibang mga netizens na insensitive yung pag-work nila. Sa tingin mo, pagiging insensitive pa yun, na parang nag-thank you lang naman siya din sa mga nagbigay sa kanya. Oo, eh lahat alam, may sinasabi sila eh. Importante, wala siyang tinapakan ibang tao. Wala siyang inokray, wala siyang hinamang. Kaya kung lahat na lang, bibigyan natin ng butas, eh sana marunong din tayong tapalan ng butas na yun. Na kayo rin naman ang lumikha. Magbabalik po. Diba? Dahil dyan, birthday din ni Maymay Entrada. Yes! Happy birthday! Nakakatuwa yan si Maymay Entrada. Hindi binabago ng panahon. Oo, kahit inokray ako ng ibang fans niya. Dahil? Nakalimutan ko na ba't nila ako inokray pero okay lang. So basta importante, kami ni Maymay ay okay. At saka, nagdi-DM pa yan sa akin si Maymay. Ano sabi niya? Sabi ni Maymay yun. Oo. Basa. Hi, Tito Ochi. Maymay here. Kailan po aalis yung bakla na nasa likod ko? Sabi ni Maymay yun? Yes. Oh. Sabi mo dyan kay Maymay, ah. Sabi mo dyan kay Maymay. Oo. Oh. No comment talaga. Kundi, nakumusta lang si Maymay sa akin. Oo, di ba? Kaya yung mga fans ko ni Maymay, friends po sila ni Papa. Oo, Diyos ko, yung iba talaga inaaway ako, pero dead man. Oh, anyway, happy birthday, Maymay. Yes, ang international model, yes. Di ba? Correct. Talaga nag-grace na naman siya sa cover ng ano, Expedition Middle East, yung Dubai-based na magazine. Wow. Wearing a Fern Amato creation. Diba? Wow. Okay. Aray. Si Vice Ganda rin, merong ano,
concert, yung Gandenic, the BG Tal concert. Ay! Parang kay Sara niya rin ako. Ay, bongga, kailan to? July 17. Wow! Ayan. Ako, nakaka-excite ka. Ano mo kayo pa? Sara Neta Coliseum. Ha? Charot. Pwede na kayo pa naman. Abangan natin yan, ha? Yes. Ayan. Okay. And speaking of abangan, ako showing na po, Nay. Ano? Yung pelikula namin with na dinirehan ni, ano, dinirek ni Direk Joey Reyes. Oh. Ang Mommy Issues. Ayan, ang Mother's Day presentation ng Regal Films. Showing na po ngayon. Kaya panoorin niyo po sa Upstream, sa ktx.ph, i1tfc, at saka sa TFC channel. Ayan. Diyan niyo po makukuha yung ticket. Starring Pop Wang, Sue Ramirez, si Ryan Bang at saka si Ma'am Gloria Diaz and si Jerome Ponce. Ayan! Wow. Panoorin niyo po! Nako, para sa mga nanay dyan! Ayan, and with that, mga kaibigan, maraming salamat po, ha. Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Huwag na kalimutan i-click ang notification bell nandiyan po sa gawing kanan! Oo, dahil pag yan kilik ninyo, aba, kayo unang-unang makakapanood ng aming video na latest chika, okay? Ganun din po ang gawin ninyo sa aming OGDS personal na to with Mama Loy again. Ayan. At syempre, yung kanya-kanya po naming channel. Yes! Please, mag-subscribe po kayo sa channel ko po, Mama Loy. That's M-A-M-A-L-O-I. At syempre, Mama Ochi, ayang OGDS yes. channel. Yes. Ayan. At syempre, itong aming channel ni Mama Loy. Yes. Hanggang dito na lamang po. At syempre po, ayun. Subscribe kayo sa channel ni Mama Loy. Anyway. Ayan, at syempre, paito po yung inikot pa po si OGD at sila din nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo'y kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilip sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Ano kaya talaga yung sasabihin niya dapat kanina? Meron siya sasabihin kay Maymay eh. Ano eh, ayaw niya siguro mabash. Ah. Try mo lang, te. Try mo lang. Okay. Ano kayo sabi ni Maymay? Sabay para si Maymay. Ha? Yung message ni Maymay. Close kayo? Ano sabi ni Maymay? Ito. Nasusulat, no? Ito. Oh, basa? Puyo. Gaga.